Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kuram sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tama ang mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin pag-usapan. Upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. Good evening, everybody. Ben Paimon po, inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please. Dito po sa ating page. Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po. Imbitado po kayo alas 8 hanggang alas 10. And this is every day or every night, Mondays through Friday. So, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Asensya na po kayo kagabi. Wala pong ilaw. May kinamaan pong poste na meralko ko dito. Nawalan po ng ilaw dito po sa amin. Asensya na kayo. But the show must go on. Nandito po tayo muli.
at magkakasama sa ating Your Honor Please Broadstream Cast Communicators. Unahin na natin itong balita galing sa Espanya. Hindi po galing sa ano ito, ah, sa Espanya, sa Manila, sa gawing UST. Galing po talaga sa Spain, kung saan nagbabakasyon ang ating number one senator and his family, oh, in Spain. Siguro naisipan po ni Robin Padilla, Senador Robin Padilla, na magpahinga. At he deserves that too. Kasama ang kanyang pamilya. Dangan nga lamang, oh, habang sila po ay nababasyal sa Espanya, oh, hindi ko alam kung saan particularmente ang lugar po na pinangyarihan ng insidente. Bigla na lamang kung nanghina daw po ang tuhod ni Senador Robin. Nahilo, lumabo ang mata, pagkatapos ayun, oh, hindi makatayo. Abutin na lamang po, hindi po nagtagal, may dumating na ambulansya at siya po ay dinala sa ospital. At doon po nakita ang kanyang pressure, blood pressure po. Umabot po ng 200 over 100. Grabe talaga. Alam ninyo, naranasan ko na ho ito eh. I also had a blood pressure po nung mga nagkakaedad na ho eh. Well, 70 years old ba? When I was 70 years old, naranasan ko po ito, 200 over 100. At that time ho, mga kabayan, hindi po ako nakaramdam ng anumang sakit sa katawan. Wala akong sakit sa baga, wala akong sakit sa kidney, wala akong sakit sa saan-saan man po parte ng katawan. And I never experienced yung bang nagkakaroon po ng mataas na presyon ng dugo. So I was very kampante, oh. Kampante-kampante lang ako nag-broadcast. Tapos pagpapamasahe po sana kami. Hindi na ako nakapagpamasahe. Bakit to? Pagpasok ko pa lamang ho sa sauna ho yan na ho. Hindi na po ako makalakad. Nagpatawag ho sila ng merong anong pangalan nun? Yung nurse at yung merong pang blood pressure, no? Ay, naku, talaga naman, umabot po sa 200, over 100, 10 ho yata yung aking, ang aking blood pressure. Diyos ko po, hindi na ako makapagsalita ho nun. At ako'y kinabahan talaga. So, hindi na po tayo nagpamasahe. Nagantay lamang po tayo na humupaw yung blood pressure hanggang sa inuwi na lamang po ako sa bahay. At the following day, nandun na po. Hindi po ako nilubayan. Naging problema ko po yung hanggang sa ako yun, dinala na po sa hospital. At hindi lamang po hospital ang pinagdalaan sa akin. Diretso po. Diretso po sa ICU. Nabubulol na ako nun eh. Grabe talaga. And I hope Senator Robin Padilla will recover fast. Makapaglingkod po sa ating mga mamamayan as number one senator ng Republika ng Pilipinas. So, hangad po namin na siya po ay gumaling, makabalik sa ating bansa at manungkulan bilang number one senator ng ating bansang Pilipinas. Robin Padilla, Senador, stay safe and more health for you. Sa pagdaan pa ng mga panahon at sana po ay lagi kang maging malusog para magampanan po ninyo ang inyong tungkulin bilang senador dito po sa ating bansa. Ang hahawakan pong komite ni Robin Padilla, Senador Robin Padilla, as he requested po as number one senator, Committee on Amendments, on Constitutional Amendments. Sana po magampanan po niya ng maayos itong komite na ito
sapagkat dito po nakasalalay ang mga pagbabago na ninanais-nais po natin bilang isang sambayanang Pilipino. I think Robin Padilla has the best intentions for the Filipino people. Oh? And I hope that he will have the assistance he needs very badly para magampanan ho ito. Sana ho, hindi natin ipagkakait sa kanya ang anumang tulong na maibibigay ho para magampanan ni Robin ang natatanging hangad po para sa ating lahat. Magkaroon po ng pagbabago sa ating saligang batas. The introduction of the federal system of government. Probably, siguro yung kamukha po noon, if there is any kamukha ng federal system of government dito po sa ating bansa. Masyado na hong sinasalaulan na po ng ating mga kababayan, lalo-lalo ng mga politiko, ang ating political system in the country today. On the party list system, grabe ho ito mga kababayan. Ang dami hong nanalo na wala naman pong kumbaga sa constituency. Wala naman pong tinatawag na sektor na ipagtatanggol o kaya i-represent ho, sa Kongreso. Iyan po ang tanging intention po kung bakit binuo ang partyist system so that sectors as yung mga napapabaya mga sektor ng ating lipunan ay mayroong representation in Congress. Pero binago po yan ng Korte Suprema. Parang ang Korte Suprema po ang gumagawa ng batas. Ho. Ito yung isang, para sa akin, ho, paglabag sa anong pangalan nun, yung separation of powers between the legislative, executive, and the judiciary. Sana ho may magsampa ho ng panibagong, I don't know, para mabago may balik ho sa dati ho yung intention po ng partyist system in the Philippines. Ho, para mabago itong kasalukuyang sistema. Pati ho yung mga, di ba may provision po ito sa saligang batas ito eh. Binago po ng partyist law. Yung mga 2% of of votes cast, ho, na sinanihan po ng partyist nito, kailangan makakuha po sila ng 2%. Eh. Yan po ang sinasabi ng saligang batas. Pero yung partyist law, ang sinasabi po ngayon, labag po doon sa saligang batas ho eh. Sapagkat, kung hindi po nakakuha ng 2% yung succeeding mga partyist representatives, pwede po silang malagay pa rin ho para mapuno yung tinatawag na 63 seats allowed para sa mga partyists. Sana ho may makaisip po na i-revisit po itong batas na ito para sumang-ayon po dun sa provision ng ating saligang batas. Ang sinasabi po ng mga lawmakers ay yung mga batas na ginagawa ng Kongreso, hindi po dapat against or it must be in conformity with the provision of the Constitution. E kung labag po sa ating saligang batas, hindi po pwede maging batas po yun. Labag sa ating saligang batas. But these are all nandyan na ho mga kababayan. Pero walang gumagalaw ho eh. Walang gumagalaw. Pinakikinabangan ho ng mga politiko eh. Ay, naku talaga. I hope there will be some changes really. Kaya magpagaling ka Mr. Robin Padilla, Senator Robin Padilla, kailangan ka ng taumbay, patunayan mo na yung pagkahalal sa iyo bilang number one Senator of the Republic of the Philippines ay magbubunga ng maganda para sa ating inang bayan. Ayan, o ipagkasal ho natin si Mr. Robin Padilla para magampanan po niya ang kanyang tungkulin. Happy and blessed first day to all, especially to the BSC family. Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Ma'am Lynn, Miss Universe, stay safe always,
and more power. God guide us all. Yan po ang bati ho ni Ma'am Angelica Paz. Angelica, good evening, ma'am. Malapit na tayo magpulong. Kailangan magpulong tayo ulit. Oh. Jomay Maymar, good evening po, Sir Ben. I am watching po. Ayan, si Jomay, hindi po nawawala sa atin. Oh. Mercy Ong, good evening po, Kuya Ben, Paipon, and Madam Lynn. God bless po. Ingat po palagi. Miss ko po kayo. Ayun. Ayun din po, Ma'am Mercy, ha? Miss po namin kayo. Kuya, meron ka po ba ng tasa na broadcaster yung couple po? Hehehe. Ay, nako, Ma'am Mercy. Bakit ngayon lang ninyo hinahanap po yan? Eh, matagal nang nakatabi po para sa inyo. Hanapin ko po at sasabihin ko kay Madam na padalhan mo kayo. Ha? Padalhan mo kayo. Sapagkat naka-reserve na po yan sa inyo. Eh. Oh, bakit ngayon lang ninyo hinahanap? So, ang tabayanan ninyo, ma'am. Ha? Ang tabayanan po ninyo. Joey Ortiz, magandang gabi, Padre. Good evening. How are you? Kumusta ka na? Oh, malapit na tayo magkita, Padre. Mel Rodelio Militante, nanonood na rin ho. Ganon din po si Ma'am Eve M. Ramos. Ma'am Eve, kumusta po kayo? Magandang gabi po. Good evening. Alright, yung para kay Ma'am Mercy, that was specifically made for her kasi may request po siya para sa kanyang kaibigan. At yan po, ginawa naman po namin. Pero wala na pong kapariso nun. Iisa lang po yan. Okay? So, ibibigay po namin sa inyo. Hayaan po ninyo, tatawagan ko po si Madam at sasabihin po, ipadala na po kaagad sa inyo. Ha? Alright, Joey Ortiz, magandang gabi, Kuya Ben. Your honor, please. Yan, Joey Ortiz. Ganon din po kay Bernard Bunyos Samonte. Watching na rin po siya. Ganon din po kay Patas Balita. Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben, Paipon, Miss Universe, Ma'am Lynn. And to all BSC family, stay safe and God bless us all. Ayan, si Ma'am Eve M. Ramos. Mel, ano ba ito? French na ito, ha? Padre. Hindi ko na mabasa yan. Bahala ka sa buhay mo dyan. Joey Ortiz, dito na ako. Manila po. Oh, really? Joey Ortiz, nandiyan ka pa sa Manila? Oh, minsan nga po, magtawagan mo tayo. Ha? Baka sakali mag... Pwede tayo magkita naman eh. Di ba? Joey? Okay. So, antabayan ko ang pwede mong pagtawag sa akin at para tayo naman baka sakaling magkita ho tayo, ha? Okay? Dito ka na pala sa Manila. Okay? So, pag kabayan ho, ituloy-tuloy ho natin ating programa. Sana ho yung mga nanonood ngayon ay manatiling manonood hanggang sa matapos po ang ating programa, sapagkat sa ngayon, meron tayong importanteng pag-uusapan. Ito po ay sinabi po ng hindi naman po spokesperson, but press secretary of the incoming president. Oh, alam naman po ninyo, si Bongbong Marcos po ay will be inaugurated as president of the Philippines on June 30. At nakapili na po ang kanyang pamilya ng lugar kung saan po siya magkakaroon ng inauguration. And the family has chosen the National Museum as the venue for his inauguration. Okay? So after the inauguration, tuloy-tuloy na po siya bilang Pangulo ng, or the, yes, the 17th President of the Republic of the Philippines. The first who garnered 31 million votes. The first president who got
over one half of the total votes cast for himself po, para sa kanya, bilang kandidato ng kandidato pampangulo ng Pilipinas. So, may mga first of its kind in the history or political history of the Republic of the Philippines. Ayan, oh, congratulations po, Mr. Marcos. Pero hindi po yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin, yung statement po na ginawa po ng press secretary ni BBM na si Secretary Trixie Cruz Angeles. And it's all about the martial law, mga kababay. Ang sabi po ni Trixie, martial law is a minefield by itself. Kumbaga sa ano eh, volatile, oh? Pwedeng sumiklab at any time. Oh? Why don't we allow a discourse? Bakit hindi rin po natin pag-usapan? O kaya magkaroon ng mga debate tungkol sa martial law? I think, sabi po ni Trixie, tuloy-tuloy natin yung kanyang statement, everything should be open to debate. Even scientific theories and established facts are always open to question. Yun. Huh? We don't have to come to a conclusion. Let us not limit discourse. Parang may pahiwatig ho. Merong pong ibig sabihin ang statement po ni Madam Trixie Cruz Angeles. Parang meron silang gustong mangyari ho dito po sa ating bansa. Lalong-lalo na sa pangalan ng martial law. Whatever that is, pakinggan natin muna ang sinasabi ng ilang mga netizens tungkol dito sa statement ho ni Madam Trixie Cruz. Ang sabi po ng ilan ho, facts will always be facts. Ang totoong pangyayari will always be totoong nangyari. Ho? And they are not subject to interpretation or debate. O nga naman, no? Di ba? Hindi na po pinagtatalunan, no? Kung ang isang ina, ginang, no? Panahon ng martial law, napanganak ko sa selda, hindi na po mababago ho yun. That is a fact that happened during martial law. Di ba? Ano bang pag-uusapan ho doon? Bakit ho sa nanganak doon sa ano? Di ba? Okay. Like debating whether the earth is round. Grabe naman ito. A fact can never be anything but fact. Yan po ang sinabi po ng isang netizen. It is not subject to interpretation or debate. May kasabihan po sa journalism parlance po, mga kababayan. Facts are sacred. Opinions are free. At dito pa lamang ho, makikita na ho natin bakit pa kinakailangan pangdebatihan po natin ang martial law, Madam Trixie Cruz Angeles. What is the intention of the Madam Secretary? Bakit ganito po ang nilalaman ng inyong discourse? Huh? Another citizen, netizen says, the Filipino people come to a conclusion in 1986. Nagpasya na po ang mga Pinoy noong 1986. That is already a fact. Napalayas po sa Pilipinas ang diktador. Yan po ba eh, pagtatalunan pa po natin paano pinalayas, ano ang dahilan at pinalayas, and so on and so forth.
All those things are facts because they are documented. Ano pang pagtatalunan ho dito? Oh? No debate there. I wonder, sabi po ng isang netizen, I wonder if she also considers the Holocaust as subject to discourse. Well, I think this is the, ito na yung pamatay ho, mga kababayan. Hoy, martial law should not be subject for debate anymore. Di ba? The Holocaust. Alam na po ninyo mga kababayan kung ano po yung Holocaust. When Hitler caused the death of 2 million Jews, oh, because of this desire to come up with a very strong German lahi. Oh. Gusto niyang number one lahi ang mga Germans po. Kanya pinagpapatayon niya yung mga Jews. That is a fact. Do we need to debate about the Holocaust? Napagdibatehan na ho yan. Di ba? So, para sa akin ho, mga kabayan, may mga ilang katanungan lamang ho para kay Madam Trixie Cruz Angeles. Ano ang intention po ninyo? Kung bakit kailangan po pagdidibatehan pa ang martial? What is your real intention for this? Huh? Ano talaga ang intention po, layunin po ninyo para pagdibatehan? Gusto niyo baguhin ang laman po ng kasaysayan ng Pilipinas? Itutuloy ho natin ito ha, wag po kayong aalis. Kasi napakahalaga ho, napag-usapan ho natin ito. Paraanin natin itong balita ho mula sa ating kasamang si Nestor Pogi Cagitla. 7.37 billion construction ng pinakamahabang tulay sa Mindanao na katakdang matapos sa December 2023 ayon sa DPWH. Detalye mula kay Nestor Pogi Cagitla. Nest, good evening. Hangad ni DPWH Secretary Department of Public Works and Highway Acting Secretary Roger Mercado na sulitin ang kanyang natitirang ilang araw bilang miyembro ng kabinete ng administrasyon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi ni Kalihim Villar na bagamat matatapos na ang termino ni Pangulong Duterte ngayon June 30, ang kanyang tungkulin sa publiko ay malayo pa at hindi titigil sa pagpatupad sa napakalaking trabaho sa DPWH na mabigyan ng kalidad ang mamamayang Pilipino. Ininspeksyon ng DPWH chief kasama sina Undersecretary at Build Chief Implementer Emil Sadain, DPWH Undersecretary Eugenio Botchipo Jr., DPWH Assistant Secretary Antonio Mulano, at iba pang opisyales, ang ongoing Pangil Bay Bridge Project na nakalista sa 119 infrastructure flagship project sa ilalim ng Build Program. Kapag natapos na ang 3.17 kilometrong two-way lane ng Pangil Bay Bridge na mag-uugnay sa Tangub City sa Misamis Occidental sa munisipyo ng Tubod sa Lanao del Norte, ito ang magiging pinakamahabang tulay sa Mindanao sa tulong at pondo mula sa South Korea na 7.37 billion na proyekto na ipinatupad ng DPWH OPMO. Si Undersecretary Sadain ay in charge sa DPWH OPMO operation ay nagulat ng kanyang briefing na ang proyekto ay nakamit na 51.4% pagkumpleto hanggang sa kasalukuyan at tinatarget na makumpleto sa December 2023. Ako si Nestor Cagitla, nag-uulat para sa Your Honor, Please. Maraming salamat. Kasamang Nestor Pogi Cagitla from Batangas, Balakilum, Ala A. Good evening, my friend. Huh? Make it a joy. Good day, my amigo, sabi niya. Patas balita, kanina Sir Ben, nasa Register of Deeds po ako.
kukuha lang ako ng certificate of true copy ng title. Kung gusto mo mabilis at agad-agad makuha ang kailangan mo, maglagay ka para mabilis. Pero kung hindi, hindi mabilis, babalik-balik ka ng ilang araw. Bakit ganito ang mga taong gobyerno natin, Sir Ben? Eh, alam po ninyo, alam mo patas, oh, meron pong isang BIR official na nahuli na. Entrapped by the NBI. Oh. Nakuha sa kanya ang 500,000 pesos mark money. Walang kaligtas-ligtas ito. Sabihin mo sa akin, paring patas balita, saan lugar yan, yung Register of Deeds? Pag-usap tayo, balikan mo yung nagsabi ho sa'yo, magdala ka ng pera, magdala tayo ng NBI. This is the only way to stop this nonsense from government agencies, mga kababayan. Kailangan makipagtulungan ho tayo dito. Nakakaawa po yung mga mahuhuli. Di ba? Makukulong po sila eh. Pero hindi po sila naaawa sa mga taong pinagsasamantalahan ng mga dambu. Who is it na yan? Oh. At napakarami ho nila. In almost every government agency where you need to transact with, nandyan ho yung mga corrupt government officials. Hindi na po natapos. From LTO to LTFRB, BIR, Bureau of Customs, oh, mga kababayan, grabe na ho ito. Sa po, tapos, the Register of Deeds, ho. Oh. Oh. Yung mga nagbibigay po ng title, ho. Oh. Napakaraming anomalya ho dyan, irregularities. Oh. Nandyan ho yung pinag-ayan na ho. Patas, pakisabi mo sa mga kaibigan mong mga negosyante, magbuo kayo ng isang grupo, ho? Magbuo kayo ng isang grupo concerned, talaga, citizens of the Philippines, ho? CCP, ho? Bantayan ninyo ang mga government agencies na ito sapagkat kayo, ho, ang nakikipag-transact sa kanila. You have to do something about this one. Huwag yun ninyo pabayagan kasi kayo rin po ang tatamaan itong kawalang yan ng mga taong yan, eh. Huwag na ho tayo maawa. Yung BIR official, oh, babae po ito. And probably, meron po mga anak ito. Eh. Ang ganda-ganda pa nga ho ng magdamit. Sa tingin ko ho, mga kababayan, kung pagpupursigihin po ito ng NBI, makukulong ho ng matagal ho ito sapagkat ang kaso niya, robbery, extortion, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito mga nasa Register of Deeds, oh, ito yung mga pangkaraniwang mga corruption, irregularities na ginagawa po sa mga government agencies. But even this, oh, nakasisira po sa ating gobyerno. I hope the incoming president will look into this. Baka hindi na po niya makita ho ito. Oh, kasi malaki po ang kanyang bubunuin, oh, para magbago ang sistema ng ating gobyerno from agricultural sector to industrial and to social well-being. Oh. Malaki po ang babaguhin ng incoming president. Katulad po nito ngayon, kanina ho pinag-uusapan ho natin itong martial law na gustong pagdidebatehan pa po. Alam po ba ninyo kung paano nagmula ang martial law? Ano ang layunin ni Secretary Trixie para pagdebatehan pa po ang martial law? Alam po ninyo mga kababayan, ho, maikling history lamang po ng martial law dito po sa ating bansa. Ang dahilan po kung bakit dineklara po ng dating presidente ho natin, Ferdinand Edralin Marcos Sr., ho, was to quell the wave of violence caused by communists and to lead the country towards a new society. Yun po ang pinakadahilan
kung bakit dineklaraho ni Mr. Marcos ang martial law. At that time ho, even Muslims were fighting Christians. Kasi ho, yung mga Kristiyanong napupunta ho sa Mindanao, meron pong mga mag-aagaw ng lupa eh, na may lupa. Kanya, pati sa Mindanao, maligalig din po ang kabuhayan po doon. Huh? Now, to achieve this, Marcos, alam po ba ninyong ginawa ho niya para matupad po yung kanyang ninanais? Maubos po yung mga komunista at makapagtayo po siya ng new society, bagong lipunan. Yan po ang kinakanta ho ng BBM Unity Party, oh, bagong lipunan. Yan po ay gawa po ni Mr. Marcos po ng araw. Okay? Ngayon, Marcos, para matupad po niya yung hinahangad po niya, had to detain, pinakulong po niya ang humigit kumulang 30,000 na mga opposition figures. Mga kalaban po niya sa politika. Kasama na po dyan si Benigno Aquino Jr. Huh? Journalists, students, and activists, pati na po mga laborers, mga workers po, pinagpapakulong. Marcos abolished Congress. That is a fact. Diba? He shut down media institutions. Ang Veritas lamang po yata ang tumitindig ho nung araw. That's where I was working then. Pero itong pinaka matindi ho, mga kababayan, habang ginagawa ni Marcos ang mga ito, he was funneling millions of pesos to his bank accounts through crony capitalism. Pinaghahati-hatian na po nila ang pera ng bansang Pilipinas. These are facts that happened during martial law. Elections were held in 1978 and 1991. Nanalo po siya. However, unrest persisted. Protests, rallies, and opposition to his martial rule grew even bigger. Lumalawak ho ang opposition. He again held another election in 1986. Ito na po yung snap election. Nanalo pa rin po siya. Pero eventually, hindi po siya nakaupo sapagkat nagtapat po si Johnny Enrile po. Dinaya po namin ang halalan sa Cagayan Valley. Oh, napatalsik po si Mr. Marcos. Huh? He was later unseated by Cory Aquino, ending 21 years of martial law. So these are the facts. Madam Trixie Cruz Angeles. Ano sa mga nangyaring ito ang gusto mong pag-usapan ho natin? Ano sa mga nangyayaring ito? What of these facts, oh, would you like to debate on? Ano ba ang gusto mong pagdebatehan ho natin dito? Para mabago na ho ang kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. That is the only reason I see kung bakit ho ninyo gustong buksan muli ang usapin tungkol sa martial law. E mabuti na nga ho, hindi na po kumikibo ang taong bayan. Pinapayagan na ho na maghari na ho ang mga Marcoses muli for the next 6 years. 31 million votes, mga kababayan, hindi na po kinokontest ng taong bayan. Actually, pati na ho ang inyong abang lingkod, nakahanda na po ako magparaya ho at tanggapin ang katotohan. This is the fact eh. It's not controverted eh. Kaya ho, dapat tanggapin ho. Di ba?
At yan ay tinatanggap. Pero bakit si Trixie Cruz Angeles? Ngayon at nasa poder po kayo ng kapangyarihan, gusto ninyong baguhin ang kasaysayan ng Republika ng Pilipinas pagdebatehan muli ang nangyari ng martial law. What is the purpose for this? Eh gusto lamang po ninyong palalain ho ang sitwasyon eh. Sa halip na makikipag-cooperate ng taong bayan, yung mga biktima ho ng martial law, mag-aalam muli ang kanilang mga damdamin ho. You will find there will be more protests in the streets again. Mababalam po kung ano man ang layunin ng BBM na ikabubuti ng ating bansang Pilipinas. Why do you have to do this? Kailangan po bang revisahin natin ang ating kasaysayan para mapagbigyan ho ang mga Marcoses na sila po ay walang ginawang masama sa bansang Pilipinas at sa taong bayan? Gusto po ba ninyong paniwalain ho natin ang ating mga kababayan na si Marcos Sr. ay walang ginawang masama sa ating bayan ho? Babaguhin ho natin ang kasaysayan. Gagawin na ho natin si Marcos talaga bayani ho ng Republika ng Pilipinas. Meron po bang magnanakaw na bayani ho, mga kababayan? Pasensya na po ha. Pero ito gustong baguhin ho. Nang I don't know if this is the intent of this administration to revise history. Babaguhin natin na hindi po nagnakaw ho si Marcos na wala siyang ill-gotten wealth. Ganun po ba yan? Madidinig daw ho natin ang panic naman po ng mga Marcoses. Yan po ang sabi ni Senadora Aimee Marcos. Kaya gusto nila pag-usapan muli ang martial law. What is this? Adding insult to injury. Oh. Bakit hindi na lamang po tayo gumawa ng mga mabuti ngayon para sa ating inang bayan? Kusa lamang, kusang magbabago ho ang pakiramdam ng bawat Pilipino kahit nasaktan ho. Pagka ang ipakikita ho ngayon ay kabutihan po para sa bawat isang Pilipino. I believe in this. Oh. Makakalimutan po pero huwag pong ipagpipilitan na limutin po ang kasaysayan sapagkat hindi po mangyayari ang mga yan. Martial law happened. Facts are there. Oh? Marami pong namatay, nailahan na ho natin. Marami pong mga nakulong. Marami pong mga nawala ho hanggang ngayon hindi na po makita ang kanilang katawan o mga labi. All these are documented. Yan po ang mga facts. Gusto mo ninyong palitan ang mga tunay na nangyari. Pero better still siguro, Madam Trixie Cruz Angeles, siguro sabihin na rin po ninyo sa susunod po ninyong kalatas, no? Sabihin na po ninyo kung ano ang pagdibatihan. Ano sa martial law ang dapat pong pagdibatihan. Clear the air of this. Para sa ganun, kung kailangan, kung gusto, kung tama po yung sinasabi nyo, malaya at huwag natin bigyan ng limit ang discourse. Sabihin po ninyo anong dapat pong pag-usapan mo dito. What in martial law has to be debated upon? Oh, ano po ba talaga pagdibatihan mo natin? I would like to enter myself sa debate ho kung kinakailan. Ano yung mga facts na kung didebatehan pa ba natin yung mga nangyari na? Talaga naman ho. So anyway ho, mga kababayan, these are just, ito po hindi ko mapapalampas. Kasi at the time na our president now, Bongbong Marcos, parang sa tingin ko, dead serious eh. Dead serious sa kanyang trabaho. Halos matapos na po niya ang mga appointments po
para sa mga cabinet posts and other positions in the government, malapit na ho siyang, malapit niyang matapos ang mga ito eh. Karamihan po sa kailangan po niya, eh nandyan na ho. And the people put there, yung mga nalagay na mga tao, eh talagang tinitingala ho ng taong bayan. Which makes us believe that Mr. Marcos really wants to ibang pagandahin po niya ang kabuhayan po ng bawat Pilipino. Nadinig ko sa kanya, let us not forget the agricultural sector. Sila ang dapat priority ho natin. Kita na ho ninyo. Meron po kasing kumakalat po ngayon na panukala ho. Na sumali na po tayo dito sa isang organisasyon ng mga Southeast Asian nations po para sa negosyo, trade and so on and so forth. And the Philippines has not yet entered its membership there. Kailangan po ng concurrence ng Senado po dito. At ito po ay pag-uusapan pa lamang. Pero already, incoming President Bongbong Marcos made a statement already making it clear to all lawmakers na huwag kalilimutan ang agrikultura. Dapat yan ang unahin natin. Sapagkat kung tutusin ho mga babayan, kung papasok ho tayo dun sa tinatawag po nilang tratado ho for the Southeast Asian countries and other countries interested here sa trade ho, sa Southeast Asian countries, magiging maapektuhan po ang agrikultura ho natin. Ngayon na pinapalakas pa lamang ho natin yung tarifa ng mga for export, import, and so on and so forth, agrabyado po tayo ho as it has always been the case for the Philippines. And this, to the knowledge of the incoming president, ay dapat hindi po nangyayari. Kanya ako ay nakatutok po ako sa kanya. At ako ay talagang naniniwala ho na may gagawin pong mabuti po sa ating bansa. Samahan po ninyo ang mga 31 million Filipinos. Ha? Samahan po natin ang presidente ho ninyo. Ho? Presidente ko na rin. Ho? Sa ngayon, ho? Nakikita ko po na meron siya magandang layunin. Sana ho, hindi na po mapapariwara, hindi na po malalayo sa mga statements like coming from Tricia Cruz Angeles, ho, mga kababayan, pag-uusapan ng martial law. You are just adding insult to injury. Pabayaan na ho ninyo si Presidente Bongbong Marcos na gawin po yung kanyang gagawin. Yung mga pagbabago na gusto po natin sa kasaysayan, ho, kusa hong lilitaw ho yan hanggat Bongbong Marcos is doing well for the Filipino people. Hindi po dapat idinidikta sa taong bayan yan. Kusang darating yan kung maganda po ang gagawin ng susunod na Pangulo or Mr. Marcos himself. Alright? Alas 9, isang minuto ho bago mag alas 9 ng gabi ho sa ating Your Honor, please. Sana po sa ating mga kababayan ho na gustong lumaya na ho, lumaya sa kahirapan, lumaya po sa walang katarungan. Alam po ninyo, ito mga katulad po ng sinabi po ni Patas Balita, these are not ordinary cases. These have been irregularities, anomalies na nangyayari pa po. Hindi pa po tayo pinapanganak. Pero it is tolerated ho. Hindi po ginagalaw ng mga kinaukulan. Hanggat hindi po nagre-reklamo, wala pong ginagawa ang ating mga namumuno ho sa ating pamahalaan. Bakit? Nakikinabang din po sila eh. Pag titignan ho ninyo ang smuggling ho, mga kababayan, natatawa nga po ako dito sa DA po eh. Napakagaling ho ang kanilang, anong pangalan nun, yung kanilang statement ho ngayon. Kasi ho, meron pong nagreklamo ho sa laban sa DA, Department of Agriculture. At umabot po sa korte, pero
dinismiss ka agad ng korte for lack of merit. At yan naman po ang sinamantala ho ng DA. Naglabas po sila ng statement tungkol doon at sinabing ang DA, Department of Agriculture, has always been against corruption, against smuggling. Pero alam po ninyo mga kababayan ko, almost every day ang sinusumbong ng mga farmers natin. Bakit po? Ang daming pumapasok dito mga agricultural products from China, mga kababayan. Almost flooded na ho ang mga merkado po natin. Ang mga carrots po galing po sa La Trinidad ho, mga kababayan. Direkta na ho sa mga restaurant owners po. Hindi na dumadaan sa mga merkado ho. And the DA says, inaasikaso ho nila ito. Ito ho ang nakakatawang statement po ng DA. Maniwala po yung gusto maniwala, pero ako hindi ako maniniwala o ito mga kababayan. Pero pasahin na rin ho natin. Huh? The Department of Agriculture remains firm in its policy of no to corruption. No to corruption, Mr. William Dar. And number one, corrupt ang DA. Magaling lamang ko kayo magtago. Meron kayong ginagawang kasangkapan ho para mailihis inyo ang bintang. We call upon everyone in the one DA family. Meron daw po silang pagkakaisa sa parang unity party ho ni BBM. Alam niyo talaga, magaling silang mag-coin ng word. One DA family. Particularly those who transact business as part of their functions at the DA, regulatory agencies to come forward if they have knowledge of any misconduct, especially of corruption, and present evidence so we can act on them with urgency. Ang dami na pong mga nahuhuli na mga smuggled goods, pero no one has been tried in court at wala pong nakukulong. Now, the DA calls that this trabaho nila na maghabol sa mga smugglers. Hindi po nila ginagawa ho yan, mga kababayan. Pinakikinabangan ho nila. The DA remains steadfast in our drive against graft and corruption. Kalokohan po ito, mga kababayan. Sorry to say that. Kalokohan po ito. Ito sinasabi niya, we attended the House of Representatives hearing of the Food and Agriculture Committee to discuss House Resolution Number 2282, which seeks to streamline the processes of all regulatory agencies in combating smuggling. It appeared during the hearing and subsequent press reports that some DA officials are being accused of extortion. Ito na po sinasabi ho natin, mga kababayan, by an importing entity, the Cambridge Consumers Cooperative, which in turn faces allegations of technical smuggling. So the DA is charged this cooperative for irregularities. So the cooperative also charged one of the officials of the Department of Agriculture. So nagbibintangan ho itong dalawa ngayon. Ibig sabihin, may nangyayari ho. O, anong ginagawa ng DA? Bakit walang mapakulong? Bakit walang Because there is lack of evidence daw. Alam ng pating ho. I mean, nag-aaway na nga ho eh. Nag-aaway na. Wala pang ebidensya ho. Sabi po ng DA, as part of our thorough investigation on the matter, we studied, wow, really? Huh? Pinag-aralan po namin ang complaint and administrative records of Ms. Jesusa Ascutia of the Bureau of Plant Industry Quarantine Office, the one being accused of extortion by Cambridge.
pinag-aralan daw ho nila. Walang nakita, ha? The 2022 extortion complaint filed by Cambridge was dismissed by the Manila City Prosecutor's Office due to insufficient evidence. Wow, talaga naman. Quoting its resolution, the records show that the case is bereft of evidence that would prove the validity of the complaint. Okay. Laban po ito kay Cambridge, ha? Ngayon, ito ho yung lumalabas na ginawang study ho ng DA. Laban po dito sa official ng Bureau of Plant Industry. Ho. As a backgrounder of Ms. Ascuche's record, also in the Civil Service Commission, ito ha, she had appealed to the CSC in 2017. Meron po siyang kaso sa CSC. Inatanggal na po siya sa DA. Oh, okay. Her reassignment to the DA office of the secretary, which was supposedly based on certain allegations of corruption. May corruption case, oh, ito. Allegations of grafted corruption. The CSC decided on her favor due to lack of merit for reassignment. Walang nakita hong paglabag ang DA, oh. At niya kinuha po nila si Jesusa Ascuche. Siguro nakita nila magaling ito. Magaling. Ayun na nga ho mga kababayan. Meron pong nangyayari po dyan sa BPI na alam ng DA pero walang nangyayari, walang investigation. So, yung mga alleged accusations against that person, oh, Ms. Ascuche, binaliwala kasi wala naman pong ebidensya daw po. Walang nakakuha ng ebidensya. So tinanggap po ng DA itong si Jesusa, oh, parang kasama na po nila kasi magaling ito. This year, Maria Wilma Ocampo of Cambridge Consumers Cooperative filed an extortion complaint at the Manila City Prosecutor's Office against Ms. Jesusa, oh, Ascuche and her team. The complaint of Ms. Ocampo was a result of the apprehension. Oh, talaga. Inililihis ho sa talagang kaso ho ni Mrs. Ascuche. Oh. Ang binabanggit po dito ng DA, yung pagkahuli ng kargamento ni Ms. Cambridge. Hindi naman po yun ang problema. Ang problema ho dito, may problema po ang DA dahil po nahuli ang kanilang official, oh, na nangungurakot po. Dinala daw po sa ano eh, sa isang lugar po doon sa BPI, itong si Ms. Cambridge at hinihingan po ng 500,000 pesos. Oh my goodness. Oh. Oh, inililihis po nila ang mga ang kaso laban po sa kanila BPI office. So ito po, in closing, sabi ng ano, the DA Legal Service continues its thorough internal investigation on the allegations, including possible lapses and administrative violations. Pigilan na po ninyo yan, yung mga taga-DA. Oh. At pigilan ho ninyo si Mr. William Dar na naglalabi ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Gusto po ni DA Secretary William Dar na manatili po sa DA para may pagpatuloy po niya ang kanyang mga kahibangan. Nako mga kababayan, sana ho, pagtulungan po natin ito, mapalitan na ho dyan sa DA at makahinga-hinga ng malaki ang ating mga magsasaka sa mga kagagawan po sa DA. I don't think this is just what the secretary was doing there. Marami po sila mga kabarkada, mga kaibigan, mga kasama ho dyan sa DA. Pinagtutulungan ho nila, oh, na kumita ho ng limpak-limpak na salapi at the expense of the people like the farmers, the fishermen. Alam po ba ninyo, meron na naman po administrative order to import galunggong, oh, mga kababayan. This July, mag-harvest ho tayo ho. E galunggong ho, manggagaling po sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Exclusive economic zone ng ating bansa ho.
saan po kinukuha ng mga in-check ang mga galunggong na pinadadala ho dito sa Pilipinas? Hindi po ba nakakayaw ito? Wala po bang masabi ang DA dito? Wala po bang masabi ang Department of Foreign Affairs mo dito? Coast Guard? Wala? Philippine Navy? Uy, naku talaga ho. Diyos ko po, mga kabayan. Kaya ho, ako'y nananalig na magkaroon po sana ng tunay na pagbabago sa mga nangyayari sa mga government offices ko natin. With the incoming president ko, si Bongbong Marcos. I know na hindi po malawak o malalim ang kanyang kaalaman as President of the Republic of the Philippines. Hindi po siya ang kanyang tatay. Iba ang edukasyon at karanasan ni Bongbong Marcos. Malayo po sa kanyang aba. Pero that does not matter po, mga kababayan, provided siyang hinalal ng bayan eh. Dapat po, makita po natin sa kanya yung honesty and sincerity to serve the Filipino people. At yan naman po ang pinakikita po niya. Ako'y naniniwala po. Ako'y naniniwala na yan po ang gusto niyang mangyari. Sana ho, wag siyang lumayan, wag siyang iwanan ho ng kanyang mga economic managers. Wag po siyang iwanan ng kanyang mga itinalaga na tutulong sa kanya sa gobyernong ito. Kawawa po ang mga Pilipino pagka nagkakaroon. Higit sa lahat ho, wag naman po sana makialam masyado ang kanyang pamilya para i-revise ang history ng bansang Pilipino. That is adding insult to injury more than anything else. At kung nakikinig man po si Madam Rixia Cruz Angeles, siguro pag-isipan po ninyo mabuti, no? Para hindi naman po magalit ang mga tao, hindi na po galit. Di ba? Approve it? Okay na ho. So, patas balita, mag-usap-usap ho kayo ng mga kasama mo. Pag-aralan ninyo ito, gumawa kayo ng tropa, gumawa po kayo ng organisasyon po ninyo, and I will help kung kinakailangan. Abulin ho natin ito, mga fixers ito eh. Abulin natin ang mga ito, lalong-lalo na dyan sa Register of Deeds. So, mga kababayan, ang daming irregularities dyan, ang daming mga anomalya dyan, pero wala pong gumagalaw ho eh. Patas, walang gumagalaw. Please let me know kung naumpisaan mo. At I would like to help in any manner I can. At yung mga nanonood at nakikinig po sa atin na meron pong kaunting panahon na maiialay para matapos na po ito mga anomalyang ito na nangyayari sa ating lipunan. Pagkipagtulungan na ho tayo, gawa po tayo ng isang organisasyon specifically for this. Sana ho, tanggapin po ninyo ang alok ni Tata Ben. Ha? Eden Pedralves of Tugigaraw City, magandang gabi. Good evening, classmate. Good evening, Mr. Ben Paipon. Ikaw naman, masyado kang very professional. Sabihin mo na lang, good evening, my classmate. Yan. Yan naman ang totoo. Classmate ko po ito si Mamadam Eden Pedralves. So, sabi ni Rachibo Menjola, hello, ginaw dito, kaya di ako makapanood lagi, sir. Hila ka talaga naman. Oh. Ay, bakit naman? Malamig masyado? Winter? Okay, winter. Magkapalit na yan. Rachibo Menjola, sir, bakit dyan po iba tax sa bahay at iba pa rin ang papel? Anong ibig sabihin po nito? Iba ang tax sa bahay at iba pa rin ang papel. Rachibo Menjola, iba ang papel ng tax sa bahay at iba papel sa lupa na kinatatayuan ng bahay. Yun, hindi ako masyadong maalam po dito sa taxation sa lupa at sa mga bahay-bahay.
Pero alam ko, kailangan ho, magbuhis po tayo pagka tayo ay may lupa. O di ba? Kinakailangan kung meron kang bahay, na meron kang permit to construct. Di ba? May buhis din po yan. Okay. So, tingnan na natin. Dali Vidal, blessing. Evening po, Sir Ben, Tata Ben, Madam Lynn, and to all BSC family. Good evening, Ma'am Dali. Jane Cruz, good evening, Sir Ben. Gandang gabi din po. Watching po si Jane. Rachibu Mendiola, basta ang alam ko, mag-walk out ang 35 non-frail stock. Nag-walk out ang 35 non-frail stock noong nag-snap election noong 1986 kasi nandaya si Marcos. Kaya nag-revolt ang mga tao. That is the fact. That is the truth. Yan po ang katotohanan, Rachi Boom. Eh, yan siguro ang gusto baguhin po ni Ma'am Trixie Cruz Angeles. Yung mga nangyayaring masama talaga po, eh gusto nilang yung kanilang side naman daw po ang marinig. At yan po ang ilagay siguro sa kasaysayan ng ating bansa. But that is not possible. Hindi papayag ang taong bayan, no? Na mabago po ang totoo. Di ba? Hindi po pwedeng baguhin yung nangyari na. Naku, eh, talaga naman. Alam po ninyo yung nag-walk out po yung sinabing mga non-frail people po, dyan sa PICC. Nagkataon po na nagko-cover po kami dyan. Nasa Veritas pa po ako doon. Nagko-cover po kami dyan sa PICC. Nag-walk out, nakita ko, naglalabasan na ho yung mga technicians eh. Yung mga non-frail people. I was there. Sa baba. Wala ho silang masakyan at hindi po nila alam kung saan pupunta. Alam po ninyo ang ginawa ho na may kasama pa ho ako. Kinausap po namin yung mga merong sasakyan doon sa baba. May mga drivers naman. Hindi po namin inarkila. Pinakiusap. Dalhin natin ito sa McLaren Church. Yun ho. Siguro tatlo po. Tatlo yung mga sasakyan na nakuha po namin. I was in front. Nakasakay. Pagdating po sa McLaren, inising po namin yung pare at inendorso po namin yung mga technicians. Papumas-pumas pa po yung pare ho. Madaling araw na po. Pero there, they stayed for the night. And after that, bumalik na po kami sa PICC. At ibinalik po namin yung mga that was my story. Yan po eh, alam na alam ko po sapagkat I was part of the group na nagdala po sa mga technicians. Probably they will never even know that Ben Paipon was with them. At ako po ang nanguna at tumatok po sa pare para buksan po ang kanyang pintuan at kunin po ang mga tao sa baklaran. So that was my small contribution. Hindi po nila alam. Nobody probably knew except my friend. Hindi ko alam. Patay na ho yata yung kasama ko doon. Oh, hindi ko na alam kung sino na po yung aking nakasama po. But dalawa po kami na, tatlo ho kami na sumama po sa mga technicians. So, dinala po namin sila doon sa baklaran. Vlogger kasi si BBM, si Tricky Angeles. Oo nga po. Vlogger ho, ito si Trixie. Oh. Pero, ang sama talaga eh. I mean, he was a vlogger against BBM then. Pero nung makita ho siguro na nangunguna na po at medyo
Lumipat po. Ngayon, nagkasundo na po sila. I hope they will, ano, I hope they will do good to the country. Hindi naman po masama kung ikaw anti-Marcos nung araw at bibigyan ka ng pagkakataon maglingkod ho ngayon. Wala naman po siguro masama ho. Masama ho kung pagsasamantalahan mo ang iyong katungkulan at gubawarin po ng hindi pa rin maganda. That is what is bad. Okay, di ba? Bad ho yan. Kanya, antayan mo natin, obserbahan mo natin ang galaw ho ng current administration. Hindi lamang po sana obserbahan, kundi tumulong ho tayo. The 31 million kung talaga mag-active ho ang mga ito, plus the people who have accepted the fact na panalo na siya. O, di ba? Marami naman po yan eh. Tutulong ho. I do not see any reason why this administration will not succeed. Okay? Good morning, bro. And all of the viewers. Oh, yan, si Junior Dal. Nako, hindi ako naniniwala na walang corruption dyan sa DA, Department of Agriculture. Parati pa rin sila parte pa rin sila ng gobyerno. Pwede ba? Excuse me na lang yan. Alam mo, Ratchibo, probably ako na po ang pinakabatinding kalaban ho ng DA sa ngayon sapagkat nakikita ko po ang ginagawa ho ng DA sa ating pong mga magsasaka. Sa customs na lamang po, maliwanag ho doon. Pagka walang permit ang kargamento mo, hindi ka makakalabas ng Bureau of Customs. Nandyan po yung mga personnel ng DA, Department of Agriculture. Kung yan po fisheries, meron pong fisheries people dyan. Kung Bureau of Plant Industry, mga gulay-gulay, nandyan po ang Bureau of Plant Industry. Kung mga hayop po yan, nandyan po ang Bureau of Animal Industry. Okay? So ito ho, mga kababayan, nandyan lahat. Hindi po palalabasin ng Bureau of Customs ang anumang kargamento na merong diferensya sa permito. Wala. Alright? Okay. So, ito ho, mga kababayan, itutuloy po natin ito mamaya. Kasi nandyan na naman po yung ating pogi na reporter ho, ni si Mr. Nestor Kagitla. Oh, nasaan na po yung report niya? Oh, nandyan. Okay. Alright, BOC, yun. Bureau of Customs, nakakolekta ng 68 billion, wow, pesos. At nalampasan ang koleksyon ng buwan ng Mayo 2022 ng magkano? 11 billion pesos katumbas ng 20.8%. Ayan ho, mga kababayan. Oh, nagre-reklamo po si Nestor. Nawawala daw po ang audio po niya. Oh, ayan, pakiayos mo muna. Baka sakaling maibalik po natin ang signal ni Parin Nestor Kagitla. Oh, okay? So, nawawala lamang po sa kanyang tenga. Baka natanggal ho yung kanyang earphone. Alright, oh, ready na ba siya? Tignan na natin. Ready na ho si Parin Nestor Kagitla with the report. Nestor, magandang gabi muli sa iyo. Good evening. Nawala. Maganda ho yung kanyang balita ho eh. Huh? Nalampasan po ng Bureau of Customs ang kanilang monthly collection by 11.8 billion pesos. This is not ordinary. 20% po ang tinaaso nito. Magagaling na ho sila. Nagpapakitang gilas ho yata. Ayaw pong mapalitan. Parang ang DA po, mga kababayan. Ang ganda-ganda ng kanilang press release. Puro pagpapapogi ho sa kanilang sarili. Mga puwi. Bureau of Customs, 11.8 billion excess.
in their monthly collection. Ang laki naman po nito. Saan kaya nanggaling ko ito? Baka naman huwe, inire-reserva po nila sa mga nakalipas na mga buwan. O, hindi nila ikinarga o sa monthly collections po nila para pagdating ng pagbabagong administrasyon. Wow! Sir, kami po ay matagumpay sa kami, mga collection na namin. Dapat lamang po, hayaan po ninyo kami dito. I-retain ninyo kami dito sa Bureau of Customs. Mr. President Bongbong Marcos, sir. Oh, I'm pretty sure you know what to do with this kind of people. Oh, alright. Oh, ready na po ba si Nestor? Ha? Wala pa ba si parang Nestor? Nawawala po ang kanyang signal. Sabi po ni Madam. Oh, alright. Okay. Naku, hindi. Okay. Oh. Mel Rodelio Militante. Nandiyan na ba? Alright. Nandito na ho, mga kabayan. Yung report ni parang Nestor Kangitla. Nalampasan po ng Bureau of Customs ng 11.8 billion pesos. Ang kanilang monthly report for May. Ness, good evening. Nestor. Oh, Ness. Yeah. Andre, on the air ka na. Huwag ka nang magreklamo dyan. Go, go, go. Oh, nawala. Mabuti na lamang, hindi nagmumura. Mel Rodelio Militante. Leaders in the Philippines, sabi ni Mel, who declared martial law, President Emilio Aguinaldo, May 24, 1898, nationwide. So, alinsunod sa mandato nitong mangulekta ng mga legal duties and taxes para sa bansa. Nalampasan ng Bureau of Customs ang target nitong collection nitong buwan ng Mayo 2022 na 20.8% o 11.667 billion na may actual na collection na 68.245 billion laban sa 56.478 billion na target na collection. Batay sa paunang ulat mula sa BOC Financial Service, 15 sa 17 district ng koleksyon ang lumampas sa kanilang target para sa buwan ng Mayo. Ito ay ang Port of San Fernando, Port of Manila, Manila International Container Port, Port of Batangas, Port of Legazpi, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Cagayan de Oro, Port of Zamboanga, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark, Port of Apari, at Port of Limay. Sa ngayon, nakakolekta ang BOC ng 322.472 billion mula noong Enero na 47.5% ng 2022 na taon ng target na koleksyon na 679 initial na ulat. Sa kabila ng pagganap na ito, pinapanatili ng Bureau of Customs ang hakbang sa seguridad sa hangganan laban sa undervaluation at iba pang technical na smuggling at pagkolekta ng mga legal na duties and taxes. Pinuri naman ni Customs Commissioner Leonardo Guerrero ang pagsisikap ng mga district collectors at ng mga kalalakihan at kababaihan ng Bureau of Customs sa kabila ng panganib sa kanilang kalusugan at kaligtasan ay nagpakita ng kanilang hindi matitinag na dedikasyon sa serbisyo. Ako, si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa Your Honor Place. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas, Balagilong, Alaay. Maraming salamat, partner. Ha? Yan. Ano kaya natin masusolusyonan signal ni Paring Nestor, no? Pag-usap na tayo, Paring Nestor, para hindi ka, ano, ha? Para hindi ka mabuburyong. Nabuburyong itong kumpare ko, eh. Mabuti na lang hindi pumasok si Eric. Nagagalit, eh. Hindi niya madinig yung sinasabi ni Tatabing. Bigla nilang pumasok. Anyway,
anyway, maaayos din natin yan, pare. Ha? Okay? Ari Glado. Ayan, marami bang, ano? Marami bang, ay, nabasa ko na ito. Okay. Okay, next. Ayan, oh. Ah, ito, leaders of the, ito ho, mga history ito. Galing po kay Mel Rodelio Militante. Sino-sino mga pangulo ng bansa ang nagdeklara ng martial law dito sa Pilipinas? This would be nice to hear, ha? Alam po ninyo, mga kababayan, is martial law bad? Ayan. Itignan nun natin. Is it bad or good? Okay. Mel Rodelio Militante, leaders in the Philippines who declared martial law. One, President Emilio Aguinaldo, May 24, 1898 hanggang June 23, 1898. Isang buwan lang ho ito, mga kababayan. Nationwide. Isang buwan lamang ho. Bakit isang buwan lang? O, eh, naka, yan ang martial law. Ho. In 1898, Emilio Aguinaldo. Jose P. Laurel, September 23, 1944 hanggang August 17, 1945. Nationwide po ito. Isang taon lamang ho. Ho? Ito ho, panahon ng giyera. Eh yung kay Emilio Aguinaldo, panahon din po ng gera with the Spaniards, so mga kababayan. Oh, makikita ko ninyo ang kahalagahan ng martial law. Isang buwan lamang po yung kay Emilio Aguinaldo. Ito kay Laurel, isang taon lang po. Ito na, susunod na ho. President Marcos, September 23, 1972 hanggang January 17, 1981. Oh, Jesus Christ. 20 years, oh. Nationwide, oh. 20 taon. Gloria Macapagal Arroyo, nagdeklara din, oh. Pero hindi nationwide po ito, eh. President Arroyo, December 5, 2009. Hanggang December 13, 2009. Doon po sa probinsya ng Maguindanao. Yan. Probinsya po ng Maguindanao lamang po. Kasi meron pong gera dyan. Oh, okay. President Duterte, May 23, 2017 hanggang December 31, 2019. 2 taon po ito. Entire Mindanao. May gulo din po kasi dyan. Okay. Yan po ang mga presidente na nagdeklara ng martial law. At bago po si Aguinaldo, nandiyan si Governor Ramon Blanco also declared martial law from August 30, 1896 to December 10, 1898 in the province of Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Laguna, Batangas, Nueva Ecija, and Manila. Why? Because there was war. Meron pong gulo. But Mr. Marcos, for 20 years, oh, mga kababayan, walang gulo. Siyang nang gulo. Ayop naman talaga, ano? Ano po yun? Oh. Alright, ho. Bago tayo lumayo, ho, meron pang isang report ang ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. O, paraanin nyo natin ang ayan. O. Okay na ba ang signal ni parang Nestor? Kailangan o, para hindi magalit ang pagkaibigan nyo natin. O, ha? Mahirap na magalit po yan. Alright. Pakinggan nyo natin ang karagdagang report. So, okay na. Yung line. Yeah. Nestor, go! Pakinggan nyo natin ang karagdagang. Go, 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 Nestor. So, hindi to. Parang medyo magkakaroon lang ako ng konting mga sasabihin dyan sa kaganapan na nangyayari dyan sa bakuran ng Bureau of Customs. Okay, go ahead. Dahil, alam mo, tatabin, nakakapagtaka sa ngayon yung mga shipment na dumarating dyan sa Bureau of Customs.
Eh, naandyan na yung Philippine Coast Guard, naandyan na yung ibang mga kasundalo, may mga PNP pa, mayroong pang Philippine Coast Guard. Ang nakakapagtaka dyan, bakit doon nila pinupuntahan sa, halimbawa sa isang bodega na dumating ang shipment? Ay, ang alam ko dyan, bago may labas yan ng ano, sasalain munang mabuti yan sa Bureau of Customs. Correct, correct. Ay, ang diferensya niyan na tatabihin ay nakakapuslit at pagkatapos ay maglalabas. Yes. Nawala na naman. Signal. Yes. Nagkukwento na po si Nestor Kagitlaho kasi he's covering the Bureau of Customs. Alam po niya kung ano nangyayari. Inakikinggan ko mabuti ho yung kanyang mga narration, no. At talagang ito'y kapanipan. Yan, Nes. Patuloy ko, Tata Ben. Go ahead. Nga, ang pagkakalam ko, basta dumating ang shipment yan sa isang puerto. Yan nga, Tata Ben. Ang alam ko, sa isang shipment, pagka dumating yan sa mga bawat puerto, ay talagang sinasala o sinusuring mabuti. Ang masama niyan, bakit siya nakakalabas ng bakura ng BOC tapos i-imbak yan sa isang bodega? At pagkatapos niya, magsasagawa ng isang maglalabas ng alert order ang tanggapan ng Office of the Commissioner at ipapasa yan kung sino yung enforcement group na hahawak ng alert order. Pagkatapos sasalitahin yung nasabing bodega. Mm-hmm. Ang nakapagtaka dyan, bakit tukoy na kaagad nila yung nilalaman ng bodega? Yan ang masakit na nangyayari ngayon sa Bureau of Customs. At ang isa pa dyan, palaging file lang demanda, ay ang nangyayari, file lang demanda sa Bureau at dyan sa tanggapan ng Bureau ng Department of Justice, wala na akong nabalitaan dyan na nakulong na sinampahan ng kaso dyan sa Department of Justice. Basta sampa lang, nasampa. Mabuti, kung halimbawa sampa ng sampa, mayroon na mga darating na mga araw ay mayroong napapakinabangan. Dyan hindi. Puro sampa. Wala namang nangyayari sa pagsasampa. Wala ba? Kaso, Tata Ben. Wala bang nabubuntis? Sampa ng sampa eh. Wala bang nabubuntis? Ayun nga, mabuti pa nga yung ano. Kaya nga nasabi kong pag sumampa, aba, darating ang araw na mayroong lalabas na supling. Sampa ng sampa, wala namang nangyayari. Aking himata dyan, para bang nagkakaroon ng isang kasunduan na between ang importer at yung mga nagsampa. Kasama na rin siguro dyan yung tanggapan ng Department of Justice. Oo nga eh. Ito nga, even the Department of Agriculture. Yung sinasabi natin kanina, Department of Agriculture. Wala ho silang nakikitang kasalanan ho ng smuggler. Walang nakikitang kasalanan ang kanilang mga tauhan. Walang nakakasuhan na talagang tuloy-tuloy. Yung monitor mo, Padre. Pagkatapos, yung ang isang kawawa dyan na tatabihin, yung ating mga lokal lang mga magsasaka. Oo nga. Ay panay na panay yung huli nila ng mga sibuyas, bawang, mga kerot. Ay pagkatapos yun, naipupuslit. Pero pagpunta mo ng pamilihang bayan, naandyan yung mga imported na bawang, naandyan na imported na sibuyas. Oo, dami. Mga kerot. So kaya, yun ang sinasabi, kawawa yung ating mga
magsasaka, particular na nga dyan sa Benguet. Mm-hmm. Kaya yan ay matayang, ano yung, hindi ko maintindihan kung sino yung secretary ngayon ng Department of Agriculture. Si William Dar. Magpapadala sila ng tao doon sa Bureau of Customs para manmanan yung mga dumarating na mga shipment na mga kamukha niyang carrot, bawang, sibuyas, lahat ng mga agricultural product. Eh wala, nailalabas din. Pagkatapos pupuntahan sa bodega, ito namang nako. Sana naman sa susunod na administrasyon, tatabihin, medyo maging maganda na. Pantayan mo, pare. Sa tayong nasa hanay ng mga media na nag-cover yun dati dyan sa Euro Custom. Eh ngayon, hindi. Pagka ikaw walang appointment sa loob, hindi ka pwede. Hindi yan ka abuti ng maghapon na nakatingalay nga ka dyan sa may gate ng Bureau of Custom at hindi ka pwedeng makapasok. Oh my goodness. Alright, sige Padre. Pantayan mo ang Bureau of Customs ha. At pagtulungan natin ayusin yung mga gusot-gusot dyan. Alright, sige Padre. Pantayan mo ang Bureau of Customs ha. Sana nga yung maupo dyan Bureau of Customs Commissioner. Ay sana naman yung aking nakausap ng isang araw yung akong titimbrihan kung tatanggapin mo na ikaw ay maging customs commissioner. Pag ikaw naging customs commissioner, talagang gaganda na yung collection, mawawala na siguro. Hindi naman totally mawawala yung mga nagpaparating ng illegal. Siguro naman mababawas-bawasan pagka ikaw na yung naging customs commissioner dahil ikaw naman ay galing na dyan sa loob at ikaw naman ay isang mataas din na officialist ng Bureau of Customs noong panahon ni Customs Commissioner Rufy Biason. Ayan. Meron na po ba kayo napipisil dyan, Padre? Na magiging Customs Commissioner? May rekomenda? Ayan. Meron na po ba kayo napipisil dyan, Padre? Ang alam mo, magkausap nga kami ng isang araw, pero minabanggit ako doon ang mukha ng nanay ni na Jet Marunilla. Nakausap ko rin yan nung kanyang birthday. Sabi niya sa akin, Manong, yung sasagap na mga balita, yan ay mga fake news. Kahit ako pa paano yung grupo niyo si Attorney Biner Bakiran. Alam ko, isang contender din niya na nag-a-apply ng bilang maging customs commissioner. Ako, ang biro ko nga kay Attorney Jet Marunilla. Tanggapin mo na dahil ikaw naman na spokesperson at ikaw naman assistant commissioner, concurrent position ka. Nako, Manong, ayaw kong ako maging, basta ako dito na lang sa aking pwesto. Ayan mo, Padre. Alam kong si Tony Jet Marunilla, humble person yan, pero talagang marami ng alam sa Bureau of Customs. Si Tony Jet Marunilla, humble person yan. Okay. Sige, Ness. Thank you very much, ha? Maraming salamat. Sa mga susunod natin yung pag-uulat, baka meron akong maugong-ugong na pinaling balita na kung sino yung magiging customs commissioner. At pagka yan yung aking kausap, yun ang naging talaga, ay karakaraka sa iyo ko agad, ibubulong. Approved. Thank you very much. Maring Nestor Pogi Kagitla, ha? Thank you very much. Thank you very much. Aring Nestor Pogi Kagitla. Ayan, mga kabayan, si Paring Nestor Pogi Kagitla. Meron na pong ugong-ugong na dyan sa Bureau of Customs po, mga kababayan, at lumilitaw po yung mga insiders. Maganda ho yan. Yung mga insider, talagang nasa loob mismo ang ilalagay kasi alam nila kung ano ang mabuti po sa Bureau of Customs. Hindi katulad doon ngayon. Puro mga general ho ang nandyan po sa Bureau of Customs. Eh, anong alam ng mga yan? Ang alam ho nila, ay sus. Ayun ako, kaya nakakalungkot ho. Pero ngayon, tingnan ho ninyo, report nga ni Paring Nestor, yung collection ho nila. Inargahan ho yan. Palalabasin, wow,
bagong administrasyon kasi, may papasok na bagong administrasyon. Para malaman o ng bagong administrasyon, talagang magagaling hong mangolekta ng pera. Ayun pala yung mga magaling mangolekta ng pera para sa kanilang sarili. Oh. Samuel G. Cabot, Padre, magandang gabi sa iyo. Palagay ko, ikaw na lamang siguro dyan sa Bureau of Customs. Mabuti pa. Oh. Oh, parang Sammy Gabot, pakinggan o natin, panoorin ang programa ni Sammy Gabot dito po sa Broadstream Cast Communicators. Every day din po yan, Mondays through Fridays po, alas 6 hanggang alas 8, magkasunod po kami. Siya po ang pre-programming ho natin. Magaling po yan. Oh. Hmm? Oh, asintado ho. Ah, pagka inasinta ka niyan, ah, magtago ka na. At ako eh talaga na. Ma'am Felisa Malibiran, magandang gabi po. Ganon din po kay paring Hero Robrigado. Oh, nanonood pala si paring Hero Robrigado. Kamakainan lamang po eh. Nalibing na po ang kanyang may bahay. Oh. At kami naman po eh nakapunta rin po sa Burol. At naku eh talagang hangad namin na maayos na sana ang buhay ng mga Robrigado family. Ha? Madre, magandang gabi sa iyo. Mel Rodelio Militante. Martial law in the Philippines refers to the various historic instances in which the Philippines head of state placed all or part of the country under military control. Most prominently during the administration of Marcos, but also during the Philippines colonial period, during the Second World War, and more recently, on the island of Mindanao during the administration of President Arroyo and President Duterte. The alternative term, martial law era, as applied to the Philippines, is typically used to describe the Marcos martial law period specifically. Because really, there is no such thing as Marcos era or martial law era. Kasi ang martial law po, ay idedeklara lamang po according to the need of the time. Katulad po niyan, Aguinaldo, there was the need to declare martial law to put the country under martial rule. Kasi ho, may kalaban. Panlabas ho. Kalaban panlabas. So it did not take long, ho, mga kababayan, for martial law to exist. Because it was not necessary ho, wala nang kalaban eh. Ganon din po sila, Arroyo, si Duterte ho. Parts of Mindanao were declared under martial law because there was chaos there. Bakit hindi po nila ginawang martial law entire country ho? Kasi walang kailangan ho eh. Pero yung Marcos dictator ho, mga kababayan, naglagay po siya ng pangangailangan para magdeklara ng martial law. Pati ho, yung pag-ambush ho kay Johnny Enrile ho, ginawa po nilang kasangkapan ho, para ideklara na po ang martial law. Pero in the end ho, alam po ninyo, inamin po ni Johnny Enrile, ginamit lamang po kami para ideklara ni Marcos martial law. So, martial law in the Philippines was declared not because there was a need for it. There was a need for Mr. Marcos to declare martial law because he wanted it, mga kababayan, to prolong, to perpetuate himself in power and do whatever he thinks is necessary for his own good, hindi po para sa kabutihan ng bansa. Kanya tignan ho ninyo, ang dami hong namatay ho na dapat naman pong buhay pa hanggang ngayon. Yung cronism po, yung mga kaibigan ho niya, yan ang pinamahala ho niya sa mga negosyo sa ating bansa ho. ABS-CBN, ho, kinuha po ni Mr. Marcos, ibinigay po ang pamamahala sa kanyang mga crony. Di ba? Kawawa nga ang ABS-CBN mo eh. Dalawang beses po nadali ho ng mga gahaman ng mga presidente.
grabe talaga mga kababayan. So again, makikita ho ninyo sa data ho na ibinigay ni paring Mel Rodelio Militan. Makikita po ninyo na yung mga past presidents po ng Republika ng Pilipinas never used martial law for their own aggrandizement. Hindi po nila ginamit ang martial law para magpayaman, para pagsamantalahan po ang taong bayan o kaya isulong ang kanilang sarili for perpetual perpetuity in power. Hindi po ganun. Pero Marcos did that, ho, mga kababayan. And that is a fact that is no longer debatable because there is nothing to debate. Kasi katotohanan po yun eh. Why did it take 20 years for Mr. Marcos, ho, martial rule? Bakit po 20 taon? Hindi po niya nakaya ho ang mga komunista. Alam po ba ninyo ang katotohanan? Lalong dumami po ang komunista noong umalis ho si Mr. Marcos. Why is that so? Bakit po ganun ho mga kababayan? Because Marcos fooled the people then, oh mga kababayan. That was not his intention really. He was not going to build a new society. He was going to steal the money of the Filipino people. And that is what he did. That is a fact. Ill-gotten wealth, oh, mga kababayan, properly documented in the billions of pesos, oh, mga kababayan. So, Madam Trixie, ano po bang pagdidebatehan natin tungkol sa martial law? Please tell the subject matter about martial law and let us start the debate. Kahit wala na pong pangangailangan na pagdebatehan ito sapagkat facts na nga po eh. Di ba? Pero para pagbigyan po kayo, ha? Malaman ho ng sambayan ng Pilipino ang tunay na kasaysayan ng bansang Pilipinas, including what you want to get from this debate. Mabago ho ang kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Mahiya naman ho kayo. Nanalo na nga kayo eh. Oh, di ba? Pagbutihin na po ninyo pagkapanalo na yan. Huwag na ho kayong mag-iisip pa ng iba. Good evening po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, Miss Universe, BSC family, and all the viewers. God bless po and stay safe. Yan po si Ma'am Felisa Balibiran. Good evening, Ma'am. Kumusta na po kayo? Sana po ay palagi po kayong healthy, malusog. Malusog, ha? At safe. Lagi, ha? Ma'am Felisa Malibiran. Oh, Rachibu Menjola kasi po bayad yung tax sa bahay. Tapos dumating sa bahay yung taga-BIR at may utang na malaki daw sa lupa. Natulala ako kasi yearly bayad ako ng tax. Tapos ngayon, lubog ako sa utang para sa tax ng lupa. Kakabili ng bahay 6 years ago. Nalaman lang namin na may utang kami sa lupa. Oh my God! Shocking! Alam po ninyo, alam mo, Ratchibom, ito ah, nahuli po yung isang BIR officer na entrap ito. Ang modus operandi ho nila, nagpapadala po sila ng assessment ho, sa mga properties po ninyo. Nilalakihan ho nila yung assessment na hindi nyo makaya ng bayaran. Siyempre ho, pagka natanggap ninyo yung assessment, pupuntahan ninyo sila. Yung BIR officer, pupuntahan ninyo ngayon sa kanilang tanggapan. Doon kayo kakausapin. Ayan. Yung 300 million ho na inassess ng BIR doon sa isang negosyante, pinagbabayad po, pinagdadala ho ng 500,000 pesos. Dala-dala ho niya. Pero marked money yan. Hindi alam po ng BIR officer.
ibinigay, tinanggap po. Pagkatanggap po, inilagay po din sa ilalim ng kanyang mesa. E nandun yung NBIO. Kuhang-kuha po. Huling-huli. Kaya yung BIR official, tapos na po ang kanyang maliligayang araw. This could be done elsewhere, ho, mga kababayan. Rachi, pwede natin gawin ito. Ho? Pwede natin gawin yan. Pwede tayo makipag-ugnayan po sa police o kaya sa NBI. I-entrap natin ito. Loko-loko ito. Kung mababasa ko yung tema ng iyong problema, extortion na ito eh. This is extortion already. Modus operandi ng mga BIR people ito para makakuha ng o makaka-extort ng money sa mga taxpayers. Kanya ho, yung ibang mga taxpayers po, hindi na po sila nagpupunta sa opisina ng BIR. Oh, hindi na po nagbabayad ng buwis. Meron sila ginagaya na hindi na magbabayad ng buwis. Walang yung buhay na ito. Pero, Rachi Boom, kung gusto mo, mag-ugnayan po tayo to tell me how we can help. Rachi Boom, ha? Ricky, tawag dyan. Tama ho kayo. Talagang kailangan ho mapa-entrap itong mga tarantadong ito ho. Melissa, para lang po magpabango sa bagong administrasyon, sabi ni Ma'am Felisa, gusto nilang i-erase ang nangyari sa panahon ng martial law. Kung gusto nilang magbago, okay yun. Gumawa sila ng makakapagpabago sa dating imahe ng nakaraan. Tama po ito, Ma'am Felisa. Ito yung sinasabi ko po eh. Gumawa sila ng makakatulong sa pagsulong ng bansang ito. This is the correct approach, so mga kababayan. Don't add insult to injury. Huwag na ho natin palalain pa ang nakalipas. Nandiyan na yun eh. Hindi na mababago eh. Gusto ba ninyong baguhin? Hindi na po mababago yun. Maisulat man po ninyo sa mga history books natin. Yung kasaysayan sa puso ng mga Pilipino na naagrabyado po sa panahon ng martial law, hindi na po mababago yan. Okay? Mel, under the current Philippine Constitution of the Philippines, the President as Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces may declare martial law in case of invasion or rebellion. Tama ho ito eh. When the public safety requires it. Most countries use a different legal construct like state of emergency. Typically, its imposition accompanies curfews, the suspension of the civil law, civil rights, habeas corpus, and the application or extension of military law or military justice to civilians. However, during Marcos' time, martial law, only habeas corpus was suspended. Civilian and military courts are effectively the same. Civilian defying martial law may be subjected to military tribunals. Yan ho ang nangyari ho, mga kababayan. Ninoy Aquino was tried by military tribunal. Can you imagine that, civilian? Military tribunal ho? Ang naglitis ko kay Noy Aquino, ayun na ako talaga. Martial law, in case of rebellion or invasion, oh. Kaya tingnan nyo si Aguinaldo. Tingnan nyo si, no, sila Laurel. Oh. May invasion, meron pong gyere. Ganyan din po dito sa Mindanao, meron pong chaos, oh. Meron pong nangyayaring hindi tama, kaya martial law muna tayo. Kaya pili lamang po yung mga lugar kung saan po itineklara ang martial law para matapos, maayos po magkaroon ng kapayapaan. E panahon ni Marcos po, hindi naman po kapayapaan ang hinangad po. Hindi naman po. Ang hinangad po niya, makanakaw ho. Makuha po ang yaman ng Pilipinas. May ilabas ang kanyang mga kayamanan. Ho. Ayun na ako talaga. At the same time, para walang makakaalam, pinaghuhuli po niya ang mga kalaban po niya sa politika.
mga estudyante, mga journalist, media, was shut down. Congress was shut down. Kailangan mo ba yun? Di ba? Alang yan. May gira pa ba noon? Wala ho. May invasion? Wala po. Hindi naman po tayo sinasakop ng mga komunistang Pinoy eh. Kasi Pilipino din ho sila eh. Mabuti pa po siguro kung sinabi po ni Mr. Marcos ano. Ayan, kalaban natin mga komunistang in check. Ayan, baka nakipagtulungan pa po ang mga Pilipino. Ay, talaga naman. Nestor Kagitla is watching still. Angelica Paz, magandang gabi po muli ma'am. Nandyan pa po kayo. Good evening, Rachi Boom. Sir, grabe ang broker dyan sa custom. Ipapadala ko sana yung latte ko dyan. Eh, hinihingan ako ng 80,000 na padulas at 100,000 yung legal na fee. Tapos ako pa rin ang maglalabas. Eh, ano pala yun? Grabe. Ibinenta ko na lang yung mga equipment ko dito ng $30,000 kesa kumita mga iyan. Tama ka dyan, Padre. Huh? Tama ka dyan. $30,000 na pakinabangan mo pa. Oh? Okay? Congratulations. RV Castro is watching, sir. RV, good evening, sir. Eh, hindi ganid at suga pa sa pera yung dalawa na nag-declare. Tama yan. Tama. Hindi po ganid. Oh. Eh, yung si Aguinaldo talagang kabutihan po ng bansa ang kanilang inayos. Eh. Si Laurel. Oh. Ayan. Pero itong si Mr. Marcos na iiba ho ito, mga kababayan. Oh. Junior Dal. Huh? What? Ayan. Oh. Ang isang magandang gawin ni BBM ay tanggalin ng pangil ang mga buwayang alaga ni Digong para hindi makasagpang. I agree. I agree with you, Junior Dal. Lalong-lalo na po dyan sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue, BIR. Matindi ho yung mga buwaya na nandyan ho. Mabuti na lamang po. Yung isa sa kanila eh huli na. Oh. 500,000 ang nakuha po doon sa kanyang ilalim ng mesa po niya. Oh. Ito'y entrapment po ito. Eh. Talagang huling-huli po. Si Flora Ablao ang pangalan po. Tandaan po ninyo, inuli po ng NBI po yan dahil sa pangungurakot po ng 500,000. Nasa kanya na ho eh. Oh, di ba? Nasa kanya na yun. Tuwan-tuwa na siguro. Ay, bigla hong dumating yung NBI. Sinakmal ho siya ngayon. Ang nasakmal. Felisa Malibiran, minsan po di makagamit ng cellphone. Gamit ni Angelo. Ah, baka naman. Ah, okay. Apo, si Apo. Rachi Boom, next week po, magbabayad ako ng tax ng bahay at lupa. Ah, okay. Pero pag-aralan mong mabuti, baka mamaya sobra-sobra ang laki ng assessment. Ha? Gawa ka ng paraan para hindi ka maloko ng mga buhaya dyan sa BIR. Ha? Rachibom, sir, baka mapahamak yung nakatira sa bahay pag nag-trap tayo. Malalaman na ang address, puro hoodlums po ang mga gumagawa na iyan. Ay nako, mahabang istorya po kung ikukwento ko. Ha? Nako talaga naman. Anyway ho, Rachi Boom, I would like to know more about your case. Ha? Mercy Ong is watching. Kuya Ben, good night na po at Madam Lin. Ha? Mel Rodelio Militante in Romans 13:3-4. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God. Yan po ang message po ni Mr. Bell Rodelio Militante.
Yung property namin, dalawa pong titles. Yung isa, naka-reflect ang bahay. Mas mataas po ang amilyar. Yung isa, di na-reflect. Nung nagpabago po ako ng title from purchase ko nito, transfer tax pa rin ang ano ito? Transfer tax pa rin po. Sandali ha. Yung nung nagpabago po ako ng title from purchase ko nito, may transfer tax pa rin ang dalawang titles. Tapos, nag-inspection at na-reflect na yung maliit rune. So, mas malaki na po ang bayaran. Next. Grabe na talaga ito, ha? Babagitin na lang kita sa BIR. Iba ba sila ng assessor at iba-iba presyo? Oh, iba-iba talaga yan, pre. Bye for now. See you again tomorrow. Good night, everybody. Love you all. Sabi ni Mel Rodelio Militante, and we say the same. Sa lahat po ng mga nakiisa sa ating programa po ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Oh. And I'll see you again. Ano ba ngayon po? Huwebes? Tomorrow? Biyernes po? Ben Paipon po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Magandang gabi po. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicator. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.